So ayan guys, pauwi na ako. Dala-dala ko na yung aking honey na naiwan. Ayan. Hindi ko nakita yung bagger. Hello guys! Sila mga kanegosyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome na naman sa channel namin. Ako si Ate Rose Rino, ang tendera ng bayan. Okay. So, be happy lang tayo guys. Kumusta kayo? So, update lang tayo ngayon. Share ko sa inyo kung ano yung pinakamabenta na mga paninda dito sa tindahan namin. Na ito yung dahilan na palaging nakakalbo ang aming sari-sari store. Bata man o matanda guys ay bumibili nito. Ayan. So, bago tayo mag-start at ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga yun, ay isishare ko muna sa inyo yung item kahapon pala na dali-dali akong nag-vlogs dahil nang nag-display na ako ng mga item na galing sa grocery na pag-alaman ko na nawala yung isang box ko. Ayan, sa awa ng Panginoon, bumalik ako kahapon, bumalik kaagad ako guys. Andito na sa harapan ko ang isang box. Ayan, isang box siya na honey. Ayan, sa paningin ninyo, maliit lang siya na box guys, pero pag ito ay maubos, magkakahalaga po siya ng 960 pesos. O diba, malaking halaga na yun. So, kahapon bumalik ako, nakaano ako ng pamasahe guys, pero sige na lang yung pamasahe, hindi ko na lang pinagalitan yung bagger, kasi nga hindi niya pala ito nabigay sa akin. Ayan, may tali na siya, pero hindi niya naibigay sa akin nung ako'y paalis na, pero hindi ko na lang siya pinagalitan, kasi kawawa naman. So, andito na sa harapan ko. Buksan natin para makita nyo naman. Alam kong alam nyo na to, pero sige lang, buksan pa rin natin guys. Ito ay honey, kasi itong honey ay isa sa pinakamabenta dito sa tindahan namin. Napakadaling maubos niya, kaya kumuha ako ng 20 pieces po ang laman nito. Ayan o, 20 perasong honey. Ayan. So sa isang pack nito, ang benta ko ng isang piraso ay 3 piso. So, 20 packs po siya. Nagkakahalaga ang lahat ng 960 pesos. So, ito yung isa sa pinakamabenta dito sa tindahan namin na napakadaling maubos. Kaya kumuha na lang ako ng marami. Ayan, pabalik-balik si Ate Rose. Yung mga ipapakita ko sa inyo guys sa mga item, yun yung dahilan kung bakit nakakalbo kaagad yung aming tindahan. Okay, nandito na siya sa harapan. Ang ibig kong sabihin ay ang mga candies at ang mga biscuits. So, ang mga candies guys na binibili ko dito sa tindahan namin ay pinipili ko lang kung ano yung malaki yung kikitain. Meron namang hindi siya gaano kalaki yung kikitain, pero mabilis naman siyang maubos. Halimbawa na lang itong mga pulburon, ayan. Itong milky pulburon guys, nagkakahalaga lang siya ng 17.50 kung hindi ako nagkakamali. So, pag maubos siya ay 20 pesos. Meron lang tayong mahigit 2 piso, pero okay na rin siya kasi nga madali siyang maubos. Next, na ipakita ko sa inyo ay itong Mentos. Ayan, mabilis siyang maubos dito sa tindahan namin guys. May 50 plus 5 siya, may plus siya na 5, so dagdag kita. So, malaki ang tutubuin ito, nitong Mentos. Next ay itong Frutos na Sampalok, guys. Ayan, di ba, malaki ang kita natin dito. 50 pieces po siya. Alam nyo na kung magkano yung kikitain, di ba? Next ay itong Hello Dino. Ayan, itong Hello Dino. Ayan, Hello Dino. Kita nyo ba? Ayan, ganito siya, guys. Ayan, bumili ako ng isang pack kasi mabenta rin ito sa tindahan namin. Ang price nitong Hello Dino guys sa grocery is 5.80. So benta namin dito is 8 pesos. So may 2 piso tayo bawat isa, 'di ba? Ayan, next ay itong Lips na lollipop. Meron siyang 20 plus 2. Ayan, tapos ang capital nito is nasa 17 pesos mahigit. So mabenta naman ito sa mga kabataan, 'di ba? Nang hindi masyadong malaki yung kikitain, basta ano lang siya, yung parang hotcake nga. Sabi ni Sir EG Kimpo Vlogs. Okay lang yun. Next ay itong mga snow bear. Ayan. Ang snow bear dito sa amin is 65 pesos. So, 100 pieces. Meron tayong 30 plus. Next ay itong Frutos, guys. Pinakamabenta sa kabataan. Ayan. Malaki din ang kikitain nito. Mga Frutos. So, itong nasa
harapan ko, itong mga pinapakita ako sa inyo ay mga ilang item lang. Pero ngayon ay bumibili na ako ng marami. Andito sa loob ng glass ko, guys. Ayan, nakatambak lahat yung mga, ano, mga saleable item ko para hindi na kaagad ako bibili kaagad sa grocery at hindi kaagad makakalbo itong harapan ko. Pag sa itong mga Judge, ayan, 50 plus 5 din siya, guys. Ayan, mabenta pa rin ito sa mga kabataan. Next ay itong bubble gum, super bubble. Itong super bubble, guys, ay ano lang siya, 40 pieces lang siya. Hindi siya 50 pieces ang laman. 40 pieces lang siya. So, nagkakahalaga siya ng 20 plus. Hindi ko lang mano yung, ano niya, yung centavo. Basta 20 plus siya. So, malaki rin yung kikitain natin dito. Nasa 10 piso mahigit, di ba? Tapos next ay itong Choy Choco. Ayan, Choy. At Choy Toffee pala. Meron ding Choy Choco. Meron akong ganito marami, guys. Kumuha ako ng maraming ganito kasi mabenta rin ito sa tindahan. Tapos meron siyang plus 3. Ayan, may plus 3 siya. So, 40 piraso. Puhunan nito is nasa 35. So, may 8 pesos tayo isang pack. Ayan, di ba may mga candy, di ba, na kung 24 pieces, yun din yung amount. So, wala tayong kikitain doon. So, dito tayo maghanap sa mga candy na malaki yung kikitain natin. Katulad itong Be Fresh, ayan, 50 pieces din siya. Tapos, may ano siya, may plus pa siya na 3, di ba, piso isa, malaki din ang kikitain nito. Okay, next is itong Cloud 9, ayan, mabenta din, guys. Ang benta ko nito is 9 pesos. Tapos, itong beng-beng, ayan, beng-beng, benta namin is 8 pesos din siya, bawat isa. Meron din ako ditong Chocomocho, guys. Ayan, yung iba is naka-display na doon sa harapan. Next ay itong Curly Tops. Ayan, malaki din nakikitain ito. Tapos, meron din akong Max. Ayan, may benta din akong Max. Iba't ibang kulay. Tapos, meron din akong Chubby. Ang Chubby, guys, ay hindi naman gaano kalakihan yung kita. May plus 1 siya, pero ano naman siya, madaling maubos itong Chubby. Yung ibang mga candy na maliit lang yung kikitain, hindi ako bumibili nun. So, naghahanap talaga ako ng mga candies na mabilis lang siyang maubos, madaling maubos, pero medyo malaki yung ating kikitain. So, yun yung bibilihin natin, guys. Ayan. Marami naman sa grocery, maghahanap na lang tayo. So, depende na lang din sa lugar natin kung ano yung mga hinahanap ng ating mga customer. So, next naman tayo ay sa mga piso-pisong chicheria. Meron pala akong candy prank. Ayan, nasa ngayon ay mabenta pa rin siya, guys. Next is, yung lollipop ko ay ito yung binibenta ko na lollipop, guys. Melkita. Meron ako dito tatlong kulay. May choco, green, and pink. Ayan, ito yung mabenta sa kabataan. Hindi na ako bumibili pa ng ibang klase ng mga lollipop kasi nga minsan ilang maabutan pa ng ilang linggo bago maubos. So, nag-stop na akong bumili ng ibang klase ng mga lollipop. So, ito na lang yung binibili ko. Ayan. Kasi ito yung, parang maganda kasi yung kulay niya, di ba? Colorful. So, ito yung mabenta sa mga kabataan dito sa lugar namin. Next ay, meron din pala akong Hello. Ayan. Benta ko nito is 5 pesos ang isa. Saleable din ito dito sa store namin. And sa mga kutkutin ko, guys, sa mga mamiso-misong kutkutin ko, hindi na ako nagbebenta nung isang pack na nagkakahalaga ng 18.50 tapos 20 pieces lang yung laman. Hindi na ako nagbenta ng mga ganyan kasi nga maabutan ng mga ilang araw. Parang kukunat siya tapos minsan may bibili isa uli nila kasi parang expire na daw. So nag-stop na akong bumili ng mga yung piso-pisong kutkutin. Siguro sa ibang mga tindahan ay mabenta pa rin sa inyo. Okay lang po. Pero dito sa amin, pag maabutan na siya ng ilang mga araw ay isa uli na ng mga bumibili kasi nga kumukunat. Okay, so ito lang yung mga binibili kong mga kutkutin, guys. Itong mga Happy, iba't ibang kulay ng Happy. Ayan, kasi mabenta si Happy. Merong red, black, and blue. Ayan. Tapos itong dingdong din, additional dingdong. Tapos meron akong dragon seed. Ayan, dragon seed. Next ay itong si Hi-Ho, guys. Ayan. May iba't ibang kulay ng Hi-Ho, kaya lang ang binibili ko ay black lang kasi black ang mabenta dito sa amin, yung spicy. Tapos meron din ako mga ganito. Ayan, ito na lang yung kinuha ako kasi nakadisplay na siya sa harapan. Against the light kasi, kaya pinapakita ko na lang sa inyo isa-isa dito kasi pag i-focus ko sa camera ang lalagyan ko ng candy, hindi siya masyadong kita kasi against the light. So meron ako mga ganito, guys.
Ayan, okay rin ito kasi malaki yung kikitain. Okay, so ito lang muna siguro yung update natin ngayong araw at maraming salamat sa inyong panonood. So share ko lang ito guys, itong mga item na pinapakita ako sa mga bago pa lang mag-start ng magtindahan. So itong vlogs ay para rin sa inyo para meron ko yung idea kung ano yung mga candies na bibilhin nyo para sa inyong sari-sari store. So okay guys, hanggang dito na lang. Kami ay may kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Be happy lang po. Bye!